araw din po ay ating pong matutunghayan ang state funeral at committal service ni Queen Elizabeth II. Si Queen Elizabeth II o Queen Elizabeth Alexander Mary ay ang longest reigning monarch sa British history. Pagkatapos ang lagpas 70 taon ng pagseserbisyo ng ang reyna, marami ang nalungkot at nakidalamhati sa pagpanaw nito. Mamayang 4 p.m. dito sa People's Television ay matutunghayan natin ang live coverage ng state funeral and committal service of Her Majesty the Queen. Samantala, narito ang mga dapat asahan sa state funeral at committal service ng reyna. Bandang 6:30 po ng umaga, British summertime, ay titigil ng public viewing ng lying-in state ni Queen Elizabeth II sa Westminster Hall. Matatandaan natin na libo-libo ang mga nakiramay at pumila upang masilayan at magbigay ng respeto sa yumaong reyna. Ang iba ay halos isang buong araw nang nakapila. Alas 8 ng umaga naman o alas 3 dito sa Pilipinas ay bubuksan ng Westminster Abbey para sa mga miyembro ng royal family. Mga malalapit na bisita, iba't ibang mga matataas na opisyal ng Europe at mga matataas na opisyalis mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ay upang sariwain ang buhay ng reyna. 10:44 ng umaga o 5:44 ng hapon sa atin ay dadalhin na ang reyna mula sa Westminster Hall papunta sa Westminster Abbey, lulan ng state gun carriage ng Royal Navy. Ito ay hilain ng 142 sailors. Ito rin ang ginamit sa funeral service si Lord Mountbatten na tiyuhin ni Prince Philip noong 1979 at George VI ang ama ni Queen Elizabeth II noong ito ay 1952. Nakasunod sa prosesyon ang mga senior member ng royal family tulad ng bagong hari na si King Charles, Prince William at Prince Harry. Bandang 11 a.m. naman o alas 6 ng hapon sa atin ay inaasahang sisimulan ang seremonya para sa state funeral ni Queen Elizabeth II sa Westminster Abbey. Inaasahang dadaluhan ito ng 2,000 mga bisita. Pangungunahan ito ni Dean of Westminster David Hoyle, Archbishop of Canterbury Justin Welby at Prime Minister Liz Truss. Matatandaang dito rin sa Westminster Abbey kinoronahan ang mga nagdaang hari at reyna ng Britanya. Dinaos ang kasal nila Prince Philip at Queen Elizabeth II noong 1947 at pinagdausan ng funeral service ni Queen Elizabeth the Queen Mother noong 2002. Bandang dulo ng seremonya, patutugtugin ang last post bilang simbolo ng pamamaalam sa namayapang reyna at hudyat na ang serbisyo niya sa bayan ay tapos na. Susundan po ito ng 2 minutong katahimikan. Magtatapos ito sa pag-awit ng kanilang national anthem at lament na tutugtugin ng The Queen's Piper. Bandang 12:15 ng tanghali o 7:15 ng gabi sa Pilipinas, dadalhin ang reyna sa pamamagitan ng walking procession mula Westminster Abbey papunta sa Wellington Arch sa Hyde Park Corner ng London. Pangungunahan ito ng Royal Canadian Mounted Police na nahahati sa 7 grupo. Kada isang minuto, patutunugin ang Big Ben Clock kasabay ng mga gun salute sa Hyde Park. Pagdating sa Wellington Arch, ililipat ang reyna sa State Hearse para dalhin sa Windsor Castle. Inaasahang makakarating po sa Windsor Castle ang reyna bandang alas 3 po ng hapon. Muli magkakaroon po ng 5 kilometrong walking processional papasok po sa palasyo. Sasalubungin po ito ng mga senior members ng royal family sa Windsor Castle Quadrangle papunta sa St. George's Chapel para sa committal service. Kada minuto, matutunugin po ang Sebastopol at Curfew Tower Bells kasabay ng mga gun salutes. Pangungunahan ng committal service ni Dean of Windsor David Connor sa St. George's Chapel bandang alas 4 ng hapon. Inaasahang 800 mga pinakamalapit na mga bisita ang dadalo rito, kung saan isasagawa ang mga royal traditional rites tulad ng pag-alis ng imperial state crown, sovereign's orb at scepter mula sa ibabaw ng kabaong ng reyna, simbolo ng pagtatapos ng kanunungkulan nito. Susundan nito ng paglalagay ni King Charles III ng Company Camp Collar of the Grenadier Guards o bandila ng reyna sa ibabaw ng kabaong nito. Kasabay ito ng pagputol ni dating MI5 Chief Baron Parker sa kanyang White Wand of Office at paglalagay nito sa ibabaw ng kabaong ng reyna. Simbolo ito ng pagtatapos ng kanyang panunungkulan dito. Pagkatapos nito ay ibababa ang reyna sa Royal Vault habang inaawit ang God Save the King. Personal umano itong hiniling ng reyna ayon sa Buckingham Palace.
4:45 p.m. or 11:45 ng gabi, Manila Standard Time, inaasahang matatapos ang seremonya. Sa mga oras na ito, lilisanin ng lahat ang St. George Chapel. Sa isang private family service, bandang 7:30 p.m. naman, ilalagak ang reyna sa tabi ng kanyang yumaong asawa na si Prince Philip, Duke of Edinburgh, sa King George VI Memorial Chapel sa loob ng St. George's Chapel. Magkakaroon po tayo ng pagkakataong makiramay at makidalamhati sa yumaong reyna sa pamamagitan po ng live coverage ng The State Funeral and Committal Service for Her Majesty the Queen. Mamayang alas 4 po yan ng hapon dito po sa PTV.